So, ganito lang kami maglagay. Mga ka-gardenero, ka-gardenera. So, dyan, ganyan lang. Yung palibot niya lang, lagyan nyo ng wood ashes or yung abo. Ayan. What's up guys, welcome back to my channel. So RC Gardens here. So for today's vlog, we're gonna do an update sa mga mayana natin that we planted a week ago. Yung mga rare mayana natin na binili natin worth of 540 pesos. So may video tayo niyan guys, may previous video tayo yan. Check that out. Okay, so and also guys, I'm gonna share with you we have organic, you know, fertilizer na inilagay namin sa mga halaman namin, not only you know, not only the mayana plants. So i-share ko sa inyo guys yung organic fertilizer na nilagay namin sa mga halaman namin. Kaya yung mga halaman namin sobrang taba, sobrang yabong nila, especially our mayana plant. So hindi na tayo magpapatagal pa, let's check them out. So ito na yung mga mayana natin na tinanim natin na nakaraang linggo, yung binili natin guys sa mga doon sa bayan. Ito yung mga rare mayana. Ayan yung status nila ngayon, buhay na sila. Ayan, so actually guys, ito sila, buhay na to sila 4 days ago, pero ngayon lang natin na update. Ayan, so yan na yun sila. Diba? May mga ugat na yan sa ilalim kasi nagsitayuan na. So meron tayong isang variety dito na namatay. Ito. Kasi sobrang liit niya guys. Yung stalk or yung stem niya sobrang liit, parang half inch lang ata. At kasi matigas na yung ano niya, yung stem niya, kaya hindi siya lang ganun guys, namatay siya. Pero yung kasama niya naman, buhay naman yan. Ayan, buhay na. Maliit din yan. Ayan, so lahat guys, buhay na buhay sila lahat. Ayan. Diba? Wala namang masilang variety dito. Ito yung mga binili natin. Worth of 540 pesos. Lahat yan mga rare mayana. Tingnan nyo. So, ayan. So, lahat guys, buhay na buhay. Yeah, sobrang ganda. So worth it yung binili natin. Walang nasayang. So ito yung mga steam na kinat natin mula dyan sa mga talbos. Ayan, so makikita nyo, buhay na rin at tinusok lang natin yan. So as you can see, yung mga steam na yan, may mga suloy na or yung may mga dahon na. Or saha, or ano ba yan sa Tagalog, basta meron ng tumubo na mga maliliit na dahon. Ayan, makikita nyo. Diba? Ayan. Diba? Ayan. So yung iba niyang guys namatay.
kasi sobrang tigas at sobrang tanda na nung steam, kaya namatay siya guys. So ito yung abuhan namin guys pag naglilinis kami nito. Iniipon namin yung mga abo or mga, yung wood ashes, because as we all know, itong wood ashes, it is good source of potassium, magnesium at saka phosphorus. Ayan. And also it is a good source of micronutrients na kailangan ng ating mga plants, mga halaman natin, para maganda yung tubo niya or yung growth niya. And iniipon namin yan guys at inilagay namin yan sa mga surroundings ng halaman. Ganito lang kami maglagay, mga kagardinero, kagardinera.